Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Esteban sa mga tao, sa matatanda at sa mga eskriba, "Napakatigas ng ulo ninyo. Di pa nagbabago ang inyong kalooban. Ayaw ninyong dinggin ang katotohanan. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, iyon din ang ginawa ninyo. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi pinag-uusig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga humula sa pagparito ng matuwid na inyo namang ipinagkanulo at ipinapatay. Tumanggap kayo ng kautusang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi ninyo tinatalima iyon." Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nagngalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban, napuspos ng Espiritu Santo, ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, "At nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos." Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinalagkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban. Nananalangin naman ang ganito, "Panginoong Yesus, tanggapin mo ang aking espiritu." Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, "Panginoon, huwag mo na po silang panagutin sa kasalanang ito." At pagkasabi nito, siya'y namatay, kasang-ayon si Saulo sa pagkapatay kay Esteban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nag-iisa lang si Esteban sa gitna ng Sanhedrin, pero matapang siya. Sa halip na siya ay ang inaakusahan, siya ang nag-akusa sa kanyang mga leaders. Tulad ng dating mga leaders ng bayan, sila ay matigas din ang ulo. Hindi sila nakikinig sa mga pinadala ng Diyos. Tulad ng mga ninuno nila, kinakalaban din nila ang Espiritu Santo. Pinatay nila ang mga propeta, pati na si Jesus na ang matuwid na pinadala ng Diyos. Sayang, bigyan pa naman sila ng mga kautusan na binigay ng mga anghel, pero hindi nila ito sinunod. Natural, malaki ang galit ng mga tao at ng kanilang mga leaders sa mga maaanghang pero totoong si akusasyon ni Esteban. Habang nangingit-ngit sila sa galit, nagkaroon ng pangitain si Esteban. Nakita niya si Jesus, ang anak ng tao, na kaluklok sa kanan ng Diyos Ama. Sinabi niya ang pangitain ito at lalong nagalit ang mga tao sa pagsasabi na si Jesus ay nakluklok sa kanan ng Ama. Sinasabi niya na si Jesus na nga ay ang Mesiyas, ang pinili ng Diyos. Hindi ito matanggap ng mga tao. Para sa kanila, ito ay paglapastangan sa Diyos. Kaya
hinalagkad nila si Esteban sa labas at binato. Namatay si Esteban na tumutula din kay Jesus. Pinaubayan niya ang kanyang kaluluwa sa kamay ng Diyos at pinatawad niya ang pumapatay sa kanya. Isa sa mga tao na sumang-ayon sa pagpatay kay Esteban ay si Saulo, ang magiging Pablo. Maaring minor na edad pa siya, kaya hindi siya maaaring sumama sa pagbabato kay Esteban. Pero siya ay nagbantay ng mga balabal ng mga taong bumabato sa unang martir ng simbahan. Nagiging violent na ang oposisyon laban sa mga Kristiyano. Sa kaso ni Pedro, siya ay pinagalitan lang at binigyan ng warning. Pagkatapos siya ay binilanggo at pinalo. Ngayon nagsimula na ang pagpatay sa naniniwala at nagpapahayag kay Kristo. Tumigil ba ang mga Kristiyano? Masusubaybayan natin sa mga susunod na kabanata na mas lalong tumatag ang kanilang pananampalataya at mas lalong lumaganap ang magandang balita. May kakasabihan, "The blood of martyrs is the seed of the faith." Mas lalong umuusbong ang pananampalataya kapag ito'y dinidilig ng mga dugo ng mga martir. Ito ay nagsisilbing pandilig sa paglago ng kaharian ng Diyos. Sa mga sulat ni San Pablo, kanyang inamin na siya ay naging bahagi ng pag-uusig ng mga Kristiyano. Pero ngayon, siya na ang nagpapahayag ng magandang balita. Ang dugo ni Esteban ang nagpunla ng pananampalataya sa puso ni San Pablo na noon ay hindi pa niya kilala. Hindi sayang ang pag-aalay ng buhay para kay Kristo. Hindi sayang ang pagsisikap, ang mga pagod, ang mga pawis at mga luha na binubuhos para sa pananampalataya. Ang ating pananalig sa Diyos ngayon ay galing sa mga pagsisikap at dugo ng mga nauna sa atin. Ipinagdiwang pa lang natin ang 500 years ng ating pananampalataya noong 2021. Sa loob ng 500 years, binuhos ang mga dugo, mga pawis at mga luha na mga nauna sa atin. Kaya tumatag at nagkaugat ang pananampalataya sa atin. Pasalamatan natin ang mga ninuno natin na nagpunla ng pananalig at pagmamahal sa Diyos sa ating bayan. Salamat o Diyos sa mga naunang saksi ng pananampalataya. Kapag kami na nagkaroon ng kahirapan sa pagsasabuhay ng mga aral ni Kristo, ipaalaala mo sa amin ang mga martir na noon at hanggang ngayon ay nananindigan para kay Kristo at sa kanyang mga aral. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.